Nasa 20 oxygen tank kada araw ang naidi-dispose ng medical oxygen seller na si J-Bell sa kanyang tindahan sa Pulilan, Bulacan. Sa laki ng demand nito sa mga ospital at mga pasyente na naka-home quarantine, wala na din silang makuha ang oxygen tank sa mga planta sa Valenzuela at Pampanga. Nagkakaubusan po ng medical oxygen po. Sa dami rin po ng mga bumibili sa iba-iba pong lugar. Mataas po talaga yung presyo ngayon, tsaka nagigipit na rin po kami sa mga supplier po namin. Wala na rin po sang makuhanan eh. Ang isang tangke na 50 pounds ay nagkakahalaga ng 9,000. Ang 15 pounds ay nasa 5,000 at ang 5 pounds ay 3,000. Problema din ng ilang owner ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga oxygen tank. Effective September, wala na rin makuha ang tangke. Kaya tataas na pero wala pang price. Last deposit ko is 7,500. Reklamo naman ng ilang kaanak ng pasyente, kulang ang stock na oxygen tank sa mga ospital. Ako po ay isang anak ng COVID-19 patient na namatay lamang po nitong nakaraang buwan. Ako po ay naging saksi kung gaano po kulang ang mga oxygen tank o ang supply ng mga oxygen tank ngayon sa ospital. Mabuti na lamang po at mayroon akong nahiram na 4 na reserbang tangke. Ang Bulacan Infection Control Center o BICC ang pangunahing nangailangan ng maraming oxygen tank. Nakalaan ito para sa 100 pasyente, subalit ngayon ay 150 na ang naka-admit sa kanila. Wala pang nasa waiting list na mayigit 100. Puno na rin ng pasyente ang mga private at public hospital matapos pumalo sa 5,000 ang aktibong kaso sa lalawigan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.